Hello, good afternoon guys. So welcome back sa Workshop Fix Repair. So we have a job today. So ito siya, Eno3D. Bali ang problem nito, galing na ito sa pangtatlong technician na tayo guys. Ayan. So ito ay tatlo, pangtatlong na tayong technician. So ayan guys. Pangtatlong na tayo si technician na gagawa nito. Itong Eno3D na ito. Ayan. Sabi ng ating customer, this is water damage before. Water damage. Hindi pala nilagay. Liquid damage ito guys na nainhihian ng daga. So, ang problema nito. Eno3D na ito. So, nadisassemble ko na siya guys. Ito na siya. Ayan. So, galing na ito kasi siya ng technician. Ito na siya guys. Disassemble na natin. Ayan. Ayan guys, tanggal ko na lahat, backover. Ayan, so galing na siya ng ibang technician. Ayan, so tinesting ko na rin ito guys nung pumunta yung ating customer dito. So, sabi nga niya, naihiyan ng daga, then pang tatlo tayong technician na titingin ito. Ibig sabihin, dumana na siya ng unang technician, hindi na repair. Sabi, chip daw yung sira. Tapos nung pangalawang technician, resistor daw. Tinanong ko anong resistor. So, I don't know kung anong resistor. So, check natin siya, guys. Ayan. So, show ko sa inyo. Salang natin siya. Tapos, salpakan natin siya dito ng... So, wala ito. Mapansin nyo, guys. Wala siyang nakasalpak. Nakasalpak tayo on board. Yung ano. So, pag ito kasi ay detected. So, madedetect siya. Hindi magde-display on board natin. Okay? So, ayan siya, guys. Mapansin nyo. Ayan. So, nakasalang siya guys as nakaganto lang. Tapos yung ating ano, dito. Naka-onboard, tapos wala siyang display, di ba? Ayan. Kasi ito, ang issue daw nito is walang display. Yun ang sabi ng customer. So, pag walang display, so check natin siya. So, ready natin yung tester. Voltage checking tayo. Here. Okay. So, power on natin siya. Power on. Oops. Parang hindi nag-on. Nabunot yata ang saksak. Okay. Nabunot nga. Ayan. So, nasaksak na natin siya. So, power on natin siya. Power on. Ayan. Nag-on na siya. Pansin nyo. Umikot yung pan. Yan. So, yan. Mapansin nyo, nag-display tayo on board. Yan. Pero may nakasalapak tayo dito na pang-detect. Kasi kung detected yung ano niya, so, umiinit naman yung chip niya. Yan, may display kasi yung on board eh. So, may display tayo on board. Yan. May display on board. So, dito, may pan-detect naman tayo. Ibig sabihin, masisense kasi yan, dapat magdi-display. Dito siya magdi-display in case na, no. Ibig sabihin, ang problem natin is not detected. Okay? Inspection natin. Voltage checking pala tayo, guys. Kasi kung not detected siya, kailangan natin siya voltage checking. Baka naman walang power voltage na pumapasok. Okay? So, yan. Power on natin siya. So, init yung chip niya eh. So, dito. So, mayroon tayong 12 volts. Dito. 0.7. Mapansin nyo. So, ibig sabihin, may voltage tayong pumapasok. O, mayroon din sa B-core. So, may supply tayo. Yan. So, B-RAM natin. Itong side na to. Itong B-RAM. So, mayroon tayong 1.3 volts. Ibig sabihin, voltage is present but no display. This is 12 volts. Okay. Yan. So, this is... I think 1 or 1.8. So, 1 volts. Okay? And this is... Yan. So, walang voltage yung isa na to. I think sa ano to, dito sa pan. Doon siguro yan. Yan. Umiinit siya. Umiinit siya. Pero wala tayong display sa... Sa ano. Wala tayong display sa monitor. Okay? So, marami siyang plugs.
Yan o. Ang dami niyang blocks. Dito. Ayan. So, tingnan natin. Kung ano yung ginawa ng unang technician na nag-repair. So, let's check. Microscope tayo. Ayan. Ayan, naligo na pala ito sa flux. Pansin nyo guys, yan o, bagong-bago kasi yung unit. Pero lumigo na siya sa flux. Ito, may nawawala siyang pyesa. So, ang problem nito, wala tayong donor. Then, wala tayong schematic niyan. May nawawala dito. So, ito ay HDMI at saka DP port. Display port. So, may nawawala tayo dito. Kasi, nahihiyan nga siya ng daga. So, yan, marami siyang plaks, oh. Ayan. So, inspection natin. So, wala naman tayo nawawalang pyesa. Subukan nating magkutkot dito. Testerin natin yung mga ano niya. Yung mga kutkutan natin siya dito. Ano to? Parang may ano dito, may sa liquid. Ayun, may kulay green siya. So, ibig sabihin, nagkaroon dito ng ilaw natin. Lapit. Yan. Yan. So, may kulay green dito. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng liquid dito nung naihihan siya ng daga. So, check natin tong line na to. First, kasin lang natin siya. At dito. So, check natin kung connected. Aray ko. Sugat pa yata ang kamay ko. Okay. The buzzer sound na lang tayo para kinig. Kasi naka ano tayo eh. Microscope. Ayan. So, check natin to kung connected. Okay. Connected. So, ito. Meron din dito. Okay. Connected. So, dito. Malapit-lapit. So, no connection. Ibig sabihin, possible, masusunod natin ang issue. Okay, wala din sa kabila. So, dito, papunta ng capacitor. Check natin. Meron. Kabila. Meron. Ito. Meron siya. So, riser yung gamit natin. Kahit ito lang muna i-check natin sa unahan na to. Si riser naman yung tinest. Napansin nyo, riser yung ginamit natin kanina. Dapat magde-detect siya eh. Hindi magde-display ang onboard kapag na-detect yan na mayroon nakaano dito. May signal na na-detect galing sa onboard. Mag-on kasi yan, mag-switch kasi yan eh. So, ito ay may kulay green. So, yung liquid damage ay dito na puruhan. So, tingin ko, dito may problema. So, dito natin siya simulan. Ano pansin nyo naman, dito may coil tayo dito. This is a 1.8 volt setting sa 1650 series. Okay, so ilagay natin dito ng flux. So magsimula ulit tayo mag-repair dito. So ang repair natin ay not detected. Okay, simulan natin. So pangatlo tayong technician, pang number 3. Yan, lalahanin nyo yan guys. Pang number 3 sa technician na ito, may ngayon ng GPU na to. So, marami kasi yung GPU dumadating sa akin, ang galing ng technician. Yun ang isang issue. Pag galing na kasi ibang technician, bugbog na. Bugbog na siya, yung mga ano, sa plaques, piyesa, minsan missing parts, yun. Ganon kasi guys yung nangyayari. Kaya ito, kagaya nito, missing parts pa dun sa may ano natin. Eh, mahirap-hirap kasi missing nga yung parts. Wala naman to guys schematic. Kailangan natin ng donor.
So, wala, kasalanan ng may-ari. Kasi, pinagawa niya sa iba, hindi niya pinagawa sa atin. Ayan. Try natin kung mag-connect ng isa. Ayaw mag-connect. So, linyahan na lang natin. Para pinaka-base option yan. So, gamit ulit tayo ng wire. Hindi ko alam kung anong size nitong wire nito, guys. Nabutas ko na kasi. Alam ko, maliit lang ito eh. So, gamit lang tayo ng wire. Ang gagawin nyo, guys, kung maglilinya kayo, papanohan nyo lang siya ng LED, papakapitan nyo ng LED yung wire para bilis siyang kumapit. Kasi pag hindi nyo pinakapitan ng LED, hindi, kakapit agad-agad. Tatagal lang kayo. So, ang ginagawa ko dyan, guys, ay napakapitan ko siya ng LED. Para pag nag-ano tayo, line, nagdidikit agad siya. So, ang paglalinya natin ay dadandaan lang natin siya kasi medyo maliliit. So, taas natin yung microscope para lumaki yung view. Medyo masakit lang sa ulo, guys, pag masyadong ano, masyadong malayo yung microscope sa ano, sa PCB. Okay. Hindi pa rin dumadating yung order ko na soldering iron. Mukhang makakancel pa. Order uli ng bago. Ito lang yung medyo mahirap. Sa ganitong. Ay, pangit na kasi ng ano natin. Wala magagawa. Hindi pa dumadating ang ating ano tip. Smolder din kasi ako ng tip eh para dito. So yan. So pormahan na lang natin. Sa maibo pa yung microscope. Sakit sa ulo. Dikit na. Tapos ito naman sa kabila. Yan. So, ito ay okay na. Dikit.
So, check natin. Linisin natin yung flux. Natin. Kapit na kapit. Okay. I think okay na siya. Kaya asan lang natin ito ng kaunti. Yan, para may linshad. So, inspect ulit. Pwede natin siya testing. Oops. Ayan guys. So, testing ulit natin siya. Yung same procedure guys. Yung kanina pinakita ko sa inyo. Yung bang naka-built-in onboard. Tapos lalagyan lang natin siya ng pan-detect dito. O kaya kahit hindi natin lagyan ito guys. Once kasi na sinalpak mo ito sa PCI slot. Yung onboard mag-off yun. Subukan natin siya para malaman natin kung success ba yung ating repair. Kasi not detected siya eh. Ayan. So, let's check kung anong mangyayari. Sana hindi umusok. So, okay, power on. I-on na natin yung monitor kasi para hindi matagal. I-on ko na yung monitor ko kasi naka-off siya eh. Para hindi matagal yung ano switching. Kasi may ano wala tayong heatsink. Ayan. So, in-on ko muna yung monitor. Tingnan natin ang walang display. No display lalabas. Yeah, no display. Okay. So, power on. Power on. Ayan, nag-on siya. So, tingnan natin kung mag-on pa rin yung sa monitor. Ayan. So, nakakabit na yan guys ha. Ayan, umilaw. Ay, di ba kita? Ayan, umilaw siya guys, pero hindi nag-on sa monitor. Ibig sabihin, possible. Solve ng issue. Off natin. So, ilagay natin ngayon dito. Ilagay natin ngayon dito sa, ano. Yan yung sinasabi ko guys na kahit walang nakasaksak dito na papuntang monitor, kahit naka-onboard lang yan, hindi mag-on yung on-onboard, mag-switch yan guys, pag naka-detect ng data dito, ng signal galing sa PCI slot. So, lagay natin siya dito. So, lipat natin. Yan. Para doon sa mga nag-aaral kasi, marami kasi nanonood sa atin ang nag-aaral, mag-repair, ayun. At least makapulot sila ng idea, paano mag-test. Yun ang mga sikreto guys, na malalaman nyo kung na-detected yung GPU. Yan. Kasi malaki ang chance kapag not detected kasi ang isang GPU guys, either power sequence ay naka-off or ang ating GPU ay not detected dahil sa data lines at saka signal ang wala. Ayan. So, on natin siya guys. Power on. So, nakauna siya. Tingnan natin kung magkaroon ng display. Ayan, napansin nyo guys, nag-switch siya. So, medyo mainit na lang yung ating chip, pero kaya pa yan. Tingnan natin kung magdi-display. Look.
ano. Ayan, so mayroon nga. So it's working. Ayan guys, simply issue. So tumagal lang tayo ng ilang minutes sa pagre-repair. Kung pansin nyo. Samantalang guys ay tayo ay pang tatlo, pang three sa technician na tumira. Yes, yung isa, sabi, GPU chip. Sira na daw yung GPU chip. Yung pangalawa, sabi, resistor daw, resistor. Ayan, guys. So, yung pangatlo, ako yon. So, ayan siya, guys. So, kailangan muna siyang tingnan kung anong problem bago mo siya mag-declare. Magaya niyan, mapansin nyo, sinalang natin. Pwede mo naman kasi siyang erecta on board. Tapos, ilagay mo sa PCI slot to. Tingnan mo kung na-detect siya. Pag na-detect siya, saka ka mag, titidik ko niya yung focus. Ibig sabihin, detected siya. Check mo na power sequence. Kung buo yung 1.4, 1.8 volts, 5 volts in gates, para sa gates, lahat ng gates ng ang 5 volts kasi guys ang nagsuswitch sa mga gates. So, yan yung lines niya. Tapos, check nyo na yung 1 volts. Yan yung 1 volts kasi guys sa siya. So, napansin ko lang is ano siya yung function ng pag walang 1 volts, yung B core patay. Ayan. So, yung 1 volts niya, papunta siya ng GPU chip. Yun lang napansin ko. So, kasi mag-on siya kanya yung mga yung 0.9 volts, yung kanya sa B core. Yun lang yung mga napansin ko. Pero guys, wala akong theory guys sa ganito ha. So, experience lang yung ating yung pagre-repair ko is experience. So, may nabasa kasi ako sa post, sa Facebook, may post. Ang sabi doon, ang question sa post ay, alin daw ang mas magaling ng technician? Yung nag-aaral o yung experience? Ayun guys, nag-comment tayo doon. Sabi ko yun. Experience. Kahit nakapikit, kaya mo gawin. Ayan guys. So, ano lang yun guys. Pero mas maganda combination. Nag-aaral na experience na nag-aaral ka pa. Kasi, pag may experience ka, kailangan mo pa rin mag-aaral. Kasi, yung mga ginire-repair natin ay nag-i-improve yan. May bagong modelo. May bagong modelo. Laging ganun siya. Kailangan mo pag-aaralan yung bagong modelo. Ayan guys. So, solve na yung issue natin. May display na tayo. So, ang last problem na lang natin, ang last problem ko na lang dito, yung missing parts. Pero wala na guys ako magagawa doon. Kasi, yung eskema nito, kasi ang nawawala dito guys ay ang nawawala sa kanya, kasi maraming nawala eh. I think meron siyang capacitor, transistor, resistor. Yan, para siguro dito sa HDMI. So, hindi ko lang sure or para sa gitnang DisplayPort. Pero, at least may display na kasi. Ngayon, kung gusto pa talagang i-repair, pa-repair ng may-ari, guys, sa ganitong sitwasyon, wala ka titan, schematic, board view, para malukit natin yun. Wala pong available yung sa mga GPU, yung ibang brand. Wala. So, ngayon, kung gusto niya masolve ng may-ari, so, bibili siya, hanap siya ng donor board. Actually, marami nagpa-repair sa akin dito ganito na mga deadboard. Gantong series, 650 series. So, pwede niya yung bilhin. Ayan. So, halos kasi kinukuha kasi nila yung mga bago pang tinatry pa nila yung paggawa eh. Marami kasi akong donor board dito is yung mga 1050 Ti series. Kasi ito, ito guys ng 1050 Ti series. Ito yung sumunod na version. 1650 Ti. Hindi yata ito Ti. Pero din to guys, version lang ito ng 1050 Ti. Ang in-improve lang dito guys, yung B-core niya, dati tatlo siya, naging dalawa na lang. Yung sa B-core niya, B-core coil, dalawa na lang. Tapos yung IC niya, pinalapad na, tinipid na guys. Ayan. Ang medyo lang dito, medyo nahirapan ako sa guys sa ganitong bagong modelo. Unang-unang kasi pa naka-off itong walang supply mga B-core niya. Hindi natin malaman kung GPU chip o ito. Kasi minsan, hindi naman basta-basta tawag dito. Hindi kasi natitester kasi yung guys yung ganitong kalalapat. Pag inano kasi natin dun sa
sa pin ano niya, pin 1. Minsan buo siya, kaya hindi siya nag-on. So yun lang, medyo ano pa tayo dito sa ganito. Bagong modelo to siya guys, kasi DDR6 nung labas. Okay, so ayun guys, may display na siya. So simbolin ko na lang siya guys, then i-show ko sa inyo after stress test. Tapos i-check ko na lang kung alin yung may damage dito na nawawala para saan. Okay, show ko na lang sa inyo later. Okay, at least working na siya, may display na. So, stress test ko na lang para dun sa ibang port na may working. Tatlong port naman to, kaya pagtsatsagaan pa rin yung customer. Wala tayong schematic eh. Wala tayong magawa. Okay? So, show ko later. I show you guys, ito na ang ating update sa ating stress test na GPU. Ayan. So, it's working fine. Ayan guys, kung makikita nyo, gumagana na siya ng maayos. Naka-pull speed ang pan niya. Ayan. Ayan siya guys. Ay, sumabit. So, ayan siya. Tapos, ang ating stress test ay ayun. Sa taas. So, lapit natin yung camera. Oops, nalaglag naman ang camera. We are sorry guys. Struggling ng ano. Struggle tayo sa paghawak ng camera. So, ang gamit kasi natin ay pang computer guys. So, ayan yung pang stress test natin siya. Ni-stress test ko na siya. Ayan. Bali, yung HDMI guys, yun ang sira. Yan, ang gumagana lang yung dalawang display port. Ayan. So, ayan siya. So, tinesting ko na isa-isa. Kasi mawawala guys yung PSA eh. Wala naman tayong donor sa ganitong modelo. I think kasi isang transistor, mga 5 PSA yung nawawala. Isang transistor, capacitor, resistor, ganyan. Ayan. Kaya dalawang ano lang gumagana. DP port lang gumagana. HDMI hindi gumagana. Ayan. So, nag-stress test tayo nang umabot na siya ng 17 minutes na siya. So, hindi natin kailangan palampasin ng 17 minutes. Pero it's working fine. 100% working. Ayan. So, ayan guys. Review nyo na lang. Ayan ang ating GPU. So, bagong modelo na yung kanyang GPU chip. Mapapansin nyo, TU117 na siya. Yung dati kasi is mga GP104, 107, ganyan. So, ito, bagong version na siya. Yan, NVIDIA sub-vendor. So, 128 bit lang siya. Tapos, 4 gig. DDR6 na, Samsung yung VRAM natin. Yan, 1.5 ang megahertz and 1.6 yung boss na. Nasa 1.6 ang boss. Ayan. So, nirepair natin ay NVIDIA GeForce GTX 1650. Yan, it's working fine. So, hindi man nagawa ng unang gumawa, ay nagawa naman natin. Ayan. So, ito pala guys, ay according to customers. So, kachat natin siya. Kabibili lang daw nito nung February 2022. So, ibig sabihin, 1 year kasi dapat yung warranty. So, hindi ngayon siya tinanggap sa warranty dahil sa corrosion lang. So, yun yung masaklap nun. Yan, bagong-bago pa kasi yung unit niya. Kitang-kita nyo naman. Yun nga lang, nalambog na lang sa plaques. Saka nahandil na ng ibang technician. Pero, wala naman problema. Sa, dahil na-repair naman natin. At least, magagamit na ng customer. Dumaan na sa mga kamay ng iba, di ba? Ayan. So, masayang-masaya yung customer natin. Dahil hindi na sayang yung pinambil niya. Kasi nasa ano rin to guys eh. Pag bumili ka kasi ng ganitong GPU, alam ko, nasa 15,000 yung ganito. Yan ang alam ko. Mga 10 to 16,000 ganyan. Yung ganito. Nasa 15,000 ito yung brand nyo. Yan. Bagong modelo siya. Yan. Masaya yung customer natin kasi hindi sayang yung kahit na wala yung warranty. Maragamit niya pa rin yung kanyang GPU. Kung isipin mo, di ba? Ano siya? 1 year dapat yung warranty. Di expired pa siya ng 2023, ng February. So, ngayon, di, ayan. At least na-repair na. Yun nga lang. Bayad nga lang siya ng labor. Medyo mabigat-bigat lang din.
Yeah, pero wala magagawa, ganun talaga. At least nasulub yung ano kaysa bumili siya ng bago. Yan. It's working. Yan. Ayan. Yung issue niya guys, kung mapansin nyo, na-explain ko na kanina pa dun sa unahan nating video repair. Yan, na-explain ko na kanina pa. So, ayun, di yung in-explain ko, simple lang yung issue natin. So, kung kailangan kasi talaga, kailangan natin maalam tayo, mag-test. Hindi natin pwedeng husgahan na kasi pag inusgahan kasi natin agad na ang sira ay GPU chip. Yan. Pag inusgahan kasi natin GPU chip yung sira agad. O kaya ay resistor. Bakit man sinabing resistor ganyan? So hindi natin dapat husgahan na yun ang naging sira. So ang kailangan natin ay alamin natin. Test muna natin ng maayos. Ayan. Test natin kung ano yung pinagmulan ng sira. Yung test mo, voltages, ano ba yung nawawalang voltage. So ngayon, kumpleto naman yung ating nire-repair. Kumpleto yung voltages niya. Napansin nyo, pag onboard, nagdi-display siya, hindi siya nag-off. Dapat mag-switch kasi yung display niya into PCI slot kasi may nakalagay na GPU. Ayan. So, hindi siya nag-switch. Ibig sabihin, not detected. Tapos, tinester natin yung mga voltages niya. Kumpleto, umiinit yung ano. Hadi, ngayon focus tayo sa signal at saka sa data lines. Ayan, dahil ano, yun, napansin natin mayroong kulay green. So kasi ano nga liquid damage niya naiandaga. So focus tayo doon. So tiningnan natin, ayun na tinester natin, nagkaskas tayo ng kaunti para tingnan yung lines. So yun na I found na nakita natin siya na ganun. Talagang not connected yung signal or data lines. So wala akong schematic guys ha, base lang to. Tinitingnan natin kung ano yung sira lang. Naayos natin. Ayan. So yun yung nakita ko. Kaya sinasabi ko, data lines or is, ano, signal. Kasi magkasama yun eh. Boot lang naman lagi yun. Magkasama. Signals at saka data lines. Ayan. So, ayan. Happy yung customer. Masaya-masaya guys kasi na-chat natin siya. Okay daw. Salamat. Ayan. So, nagkaroon siya ng pag-asa. Yeah. At least solved na yung issue niya. Ayan guys. So medyo humahaba na yung ating usapan, yung aking pagsasalita rito. Mahaba-haba na rin yung nauna kong video, nauna natin ipag-re-repair ang video. So maraming salamat po sa inyong panonood, sa walang sawang suporta, pag-comment, pag-like, okay? And share. Okay? So sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, then like niyo na rin, then mag-comments kayo. Mag-question lang kayo kung may mga tanong kayo. Nagre-reply naman po ako dyan sa ating YouTube channel. So, mayroon din description dun sa mga ina-upload natin video. May address po dun kung paano siya send yung pinarepair nyo. Ipaparepair nyo pala. May address dun. May Facebook. May group. Facebook group. Yan. So, visit nyo lang yan. Tingnan lang yung description. Ayan. Okay. Hanggang dito na lang. So, see you on the next video. Bye-bye!